Today's topic, pinagmagatan po natin, note to self. Yeah. Sabi mo, note to self. Diba, gustong-gusto kong nakikita yun eh. Like, note to self, tapos ang dami nakasulat sa ilalim. So kung ano man yung note to self na yun, thank you kasi nagkakaroon ka ng self-management. Tama ba? Importante yun. Self-management. Sabihin natin, self-management. Ngayon, ang unang-unang note to self na itatanong mo sa sarili mo is, are you willing to be quiet or busy? Bakit ko ito tinatanong? Stress, worry, and anxiety, when they strike, do you respond to be quiet with God or make yourself busy? Kasi karamihan ng nakikita ko nagkakaroon ng anxiety, stress, problematic, karamihan may gagawin. Magbe-beach, maaari mag-party. Kung saan-saan pupunta, they make themselves busy. Marami silang gagawin kasi why? They are under extreme anxiety attack. They are problematic. Ang tanong, ganito, magiging quiet ka ba kasama ang Panginoon o gagawin mo ang sarili mong busy? Madami akong nakitang ganyan. Yung iba naman gagawin busy, manunood ng pelikula. Series. Non-stop. Doon nila, they think they can attack the power of anxiety. Problem. Stress in life. Okay? But the truth is, when you just make yourself busy, after that busyness, worry is still there. Do you agree with me? Kahit paano mo gawin ang sarili mo maging busy, after mong maging busy, nag-worry ka pa din. Wala pa akong nakitang na-solve ang kanilang worriness kasi naging busy sila. Kahit sa ministry. Dahil may problema ka sa asawa mo, hindi ka pansin ng crush mo, guguluhin ko na lang ang aking schedule, lahat ng cell group, sinamahan mo, pumunta ka pa ng Abu Dhabi, no? Pati yung ministry natin sa Pujera, no? Lahat sinalihan mo para maging busy ka lang. Pinagod mo ang sarili mo, pero yung worry mo, nandun pa din. Pwede mong gawin yung kahit sa loob ng church. I can make myself busy para lampas ang hindi ko ito naiisip. Pero hindi po ganyan ang pamantayan ng Diyos. In Luke chapter 10, verse 38 to 42, this is the story of Mary and Martha. Ayan, Sister Martha. Alam niyo yung story, no? Yung parang may reklamo si Martha sa ginagawa ni Maria. Tawag ko dito, na-press ko na dati to dahil panaya silang M. Ang tawag ko sa kanila, M&M. Luke chapter 10, verse 38, this is the Bible said, now it happened as they went that he entered a certain village and a certain woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary who also sat at Jesus' feet and heard his word. So, merong isang Ate Martha at merong Maria. Okay? So si Maria, ang trip niya ay umupo sa paanan ni Jesus.
Ganun po yung situation dito. At nakikinig ng salita ni Jesus. But Martha was distracted with much serving. Kumbaga sa ano, ito yung kanta ng kanta yung barkada, ikaw luto lang luto ng pulutan. Kumanta ka, may score ka, dan 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 dan, 99. Tawanan yung tropa, tapos inaantay ka lumabas. Kasi nagluluto ka ng sisig. Sila score ng score. Noon yun. Okay, but Martha was distracted with much serving and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Wala ka bang pakialam, Lord? Hindi mo ba nararamdaman ang aking kapatid? Wala nang ginawa. Kundi upo lang dyan sa pamo, hindi man lang ako tulungan. Therefore, tell her to help me. Walang problema doon kasi nagsasalita siya bilang tao. Verse 41, and Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried. Do that. And troubled. When you are troubled, you are anxious. You are worried and troubled about many things. But one thing is needed. And Mary has chosen that good part which will not be taken away from her. A quiet Mary and a busy Martha. Kaya tanong ko sa inyo kanina, anong pipiliin mo? Maging quiet ka o busy? Kasi mamaya, kilalam nyo naman ang istorya, ang magkapatid na to, meron silang kapatid na namatay, nagangalang Lazarus. Hindi biro mamatayan. Tama ba? Ngayon, ano mapupulot natin dito? Yun ang first line natin. Will you be quiet or you'll be busy? Parang ganito eh. Lord, don't you care what I'm going through? Hindi mo ba, Lord, nakikita kung anong pinagdadaanan ko ngayon? Sometimes, being human, we ask that. And in reality, sa loob ng family, yung older sister syndrome, yung older brother syndrome, yung, ma, sabi mo yan, tulungan ako. Kaya namang gawin, tara kumukuha ng suporta. Normal yon sa bahay. Kasi nag-ooperate yung bilang tao ka. See, amen. And whenever we hear this story, it's like we always think that Martha is bad. It's not. Napaka-offensive ng mga sister Martha. Hindi naman, actually, sa iniisip ko, hindi naman talaga actually nire-rebuke ni Lord si Martha. Siyempre, Jesus came and Jesus is, as a man, he's gentleman and he is courteous and professional and loving. When he see Martha, hi Martha, how are you? Siguro ganun si Lord, no? Kasi maano si Lord eh, full of peace. Sarap siguro makaharap ni Lord, no? In person noon. No? I think hindi naman niya na-rebuke. Pero pagdating niya, iba lang ang sinabi ni Martha. That's why when Jesus saw Martha, because of familiar spirit perhaps, kasi friends sila. Favorite family ni Jesus to. Sabi niya, hindi naman niya, depende kasi sa pagkasabi, iniisip mo, ay Martha, Martha! Iba yun. Pero Martha, Martha. The Lord understand you're tired. Do you think that the Lord don't know you're tired? The Lord knows if you are tired in life. Pag marami kang mga challenges, hindi naman bulag si Lord na hindi niya nakikita ang pinagdadaanan mo sa buhay. Say amen. Alam niya kung gaano kalakas po bata ang interest ng iyong nilon. Alam niya. Amen. Pero ang tanong dito, what do you prepare in life? Do you prepare to be busy
or to be quiet at the feet of God. Kaya sin-appreciate ni Lord, ayaw mo siya. Pastor, paano ako attend? Kailangan akong bayaran. Ngayon maganda, doble ang bayad ngayon, Sunday. Bakit? Babayaran ba ako ni Rev? Sa aking part-time, bibigyan niya ba niya ako ng pera? Kung di ako attend, busy or quiet with the Word of God. Ito ngayon, kuminsan, maraming binibusy nila ang sarili nila, pero yung worry nila, nandun pa din. Sino na dito, alas patayin mo na ang sarili mo sa part-time, hindi ka pa rin bayad hanggang ngayon. Because you are going into a wrong concept for how God to bless you. Even if you give all your energy and time, if you don't have the right time at the feet of Jesus, you are going to miss the best in life. And Mary knows that. Yeah, nakaupo si Mary, may hawak na ball pen. Yeah, I'm happy when I'm meeting some Breton. I said, kanina pa ako daldal ng daldal dito. Nagsusulat ba kayo? Ginano na ako ng phone nila. Nagre-record pala. May mana sa akin to, ha. Ako, dadaan si Bishop Oriel, dadaan si Bishop Frank, dadaan yung mga kaibigan ko pang mga leaders. Pag umupo, even if we are on a casual dining, I'll put my recorder, but don't use that recorder against him, ha? Matawag yun, wire taping, anong tawag yun? Wire tapping yun. Gamitin mo lang yun kasi pag nagsalita na sila ng like mentoring, you can start recording. Kasi kung minsan, yung sinasabi nila, kailangan mo pa magbayad sa conference para marinig mo yun. I always take advantage when the man of God that is well-known in the whole world, when I have a chance to sit with them, when they talk, I'll tell them, Reverend, Bishop, I'm recording. Okay, it's fine. Just record. That's the sabi ng sabi yun. So may reference na ako, nakatipid ako ng conference. Ganun ako mag-take advantage. I don't know kung paano mo gustong lumago, pero may phone ka naman. Pabira, phone mo. Tanda mo na, may Roblox ka pa. Ang galing mo yan. Amen? Tanggalin mo yan. Phone mo, puro games. Wala ka man lang recording ng Word of God. Preaching. Natatandaan ko around siguro mga 16 years ago, yung anak niya, akala niya may kaaway. Sabi, kaya nga kaaway mo. Narinig pala yung preaching ko, nire-record. Tapos pinapakinggan niya, nilakasan niya ang boses. Akala ng nanay niya may kaaway. Habang pinakinggan yung preaching. Tapos nalaman ko rin, ganun pa ako ka-immature mag-preach nun. So it's up to you how you help yourself to improve your knowledge about the Word of God. Hindi ka pumunta dito para magmasid. Nandito ka para pagpalain ng Diyos. Without observing the message of God, you are missing the point. No, kailangan always take advantage. The Lord understand you're tired. The Lord understand that you think to prefer doing this thing. But the Lord also needs you to know this thing. Martha, Martha. Don't you understand that I'm not used to entering your house, but the God who multiply the loaves and the fish, the miracle-making God, is now in your house. He and Mary is ready to listen to the word and you are preparing the lunch. Siguro kung tayo nun, ay bahala ka. Basta kami makikinig, order na lang tayo sa talabat. Darating na lang pagkain. Pagkakataon mo yan, biro mo, yung man of God, hindi naman yan palaging nasa bahay mo eh. Tama ba? Sa busy niyan. Do you remember the Tsunamite woman? When Elisha passes by, what she did? Yung rooftop niya, nagpagawa siya ng
ano doon? Penthouse. Binigyan niya ng upuan, binigyan niya ng kama, para sabi niya, every time na mapadaan ka sa area namin, alam mong meron kang bahay dito. Nanatili doon si Elisha, and Elisha said, can you ask what we can do for this woman? Dumating na yung blessing sa kanya. Kasi hindi naman all the time, dadaan niya sa bahay mo. Not all the time. So it's like saying, Martha, Martha, don't think that God always rebuke. He understands the heart of people. Especially pagpagod sila, Martha, Martha, can I rephrase it? Martha, Martha, why you are tiring yourself? Don't you know that I am the God who healed thee? That I am the God who multiplied, I am the God who was able to bring back the dead to life. I am the God who can heal leprosy. And this God that is in front of you now is talking and you're not listening to me. You are just after the lens. Okay? So, when God speaks, when God talks to you, you stop, look, and listen. Okay? Ganun po ang makinig ng salita ng Diyos. With just single verse on the Bible, you can do a powerful message. Napakalaman po nito. Tama po ba? Pag dito, inosente ka, hindi mo alam bakit ka kailangan makarating ng langit at bakit mo kailangan iwasan pumunta ng impyerno. Okay. So when the miracle-making God is in front of you, when He speaks, you listen and write. Stop whatever you're doing and focus. Kaya pag may dumadaan na mga some we know, no, we were in Jerusalem. Anyway, you're free for Israel. Huh? We were in Jerusalem. We met a real prophet. Yung hindi propetaan lang. They can really tell you the exact situation and what to do. Namit namin ang mga taong ito from South Africa. Grabe, when they prophesy, it's accurate. Ang sarap, may mga makasamang mga taong ganun. Hindi namin yung pinapakawalan. Nakaharap namin, nag-video kami. Okay? So, please, do not be worried about what you eat. Instead, focus with the Word of God. Sino po ang may gusto nun? Sabi ng Amen. Every time stress and tension comes in your life, you have a choice to choose between becoming quiet or becoming busy. Tension and stress, nandiyan lahat yan. Ano mga nakaka-tense sa buhay, nilalapit mo ba yan sa Diyos? Okay? Baka may sakit, inisip mo agad si governor. Pipila ka doon sa mga 300 na nakapila para tulungan ka, pero hindi ka pa lumapit sa Diyos. Hindi ka pa umupo sa panan ng Panginoon. Panginoon, I know this suffering will not just come for no reason. Help me to surpass all these challenges and give me your message. Pag may attitude kang ganun, matutuwa sa iyo ang Diyos. Kasi alam niya, dapat mong makuha yung dapat mong makamit. Kasi lesson in life yan. Hindi mo kayang-kayang palitan ng pera. Okay? But majority of people, when they face challenges, even anxiety attack, problems and tensions and troubles, they make themselves busy. Kaya karamihan ng mga drug addict, usually, they are taking drugs because of anxiety and trouble and they want to forget something. Naging minsan din ako manginginom, pag may problema ako, iinom kami. The next day, hindi lang malaking nawala mong pera, may sakit ka pa. Sakit ng ulo. Tapos sakit sa trabaho, hindi ka nakapasok. Tama ba?
susunod na pag-aaralan natin sa desisyon sa buhay, another note to self, is your decision temporary or eternal? May mga desisyon sa buhay na temporary lang, merong pang-eternal. Okay? In 2 Corinthians 4:18, ang sabi niya, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Ayan. Ang mga bagay na hindi nakikita, yan ang may eternity. At kadalasan yung mga nakikita mo, yun ang temporary. If you understand what will happen in this whole world, that everything in this world, strong and big, large and small, will vanish, will turn into dust. This, the real great reset is when the Lord changes the whole world. Yun talaga. At malapit na tayo dun. Say amen. Sana nagbabasa ka, nakikita mo lahat ng ito. So, yung decision mo ba pang temporary o pang eternal? If you will go forward in the book of John chapter 11, ito yung life na nangyari dito sa buhay ni Martha, Mary, and Lazarus. Okay? Again, if you will let me read quickly para makasabay ka sa istorya. Okay? In verse 11, chapter 11, verse 1, sabi, Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. So, silang dalawa, no? It was that Jesus had anointed the Lord with fragrant oil and wiped his feet with their hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore, the sister sent to him saying, Lord, behold, he whom you love is sick. Oh, yung love mo, Lord, may sakit. When Jesus heard that, he said, the sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. So, hindi akantong yan sa kamatayan. In verse 5, now, Jesus loved Martha and her sister Lazarus. You see, Jesus loved Martha and his sister and Lazarus. So when he heard that he was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. May sakit, nag-stay pa ng 2 more days, hindi pa pumunta. Then after this, he said to the disciples, let us go to Judea again. Okay, so lalampasan ko yan. Verse 12, then his disciples said, Lord, if he sleeps, he will get well. However, Jesus spoke his death, but they thought that he was speaking about taking rest in his sleep. Then Jesus said to them plainly, Lazarus is dead. Kay Lord kasi, pag gusto niyang buhayin, sleeping lang. Sa'yo patay na. Advance ka mag-isip masyado. So, sabi ni Lord, sige, patay na siya. He's dead. Then what is that to you? Well, ibig sabihin, wala na tayong magagawa. I'm just saying it's sleeping, so you still have hope. But you keep on insisting he's dead. Kaya kung minsan, marunong pa tayo kay Lord eh. Pinagagaan ni Lord, binibigitan, hindi Lord eh. Lord, no, hindi Lord eh. Hindi mo ako naiintindihan. Naiintindihan ka ni Lord. Okay, tuloy ko lang. Verse 14. Then Jesus sent to them plainly, Lazarus is dead. And I am glad, look at this line, I am glad that for your sakes, that I was not there, that you may believe. Nakakalito, no? Ay, salamat, buti nilang wala ako dun. Buti nilang wala ako kay Lazarus nung may sakit siya. Ay, buti nalang. Bakit? Para pag dumating ako, may bubuhayin ako. Hello? Kuminsan kasi, we don't give room for God to make miracles. Sinabihan ka ng doktor, mamamatay ka, naniwala ka naman. Amen? Hindi ko sinasabi mali ang mga doktor. Pero pagka buhay ng usapan, si Lord ang bahala dyan.
Say amen. Naalala ko yon, tinaningan na isang pastor. Mamamatay ka na. Months lang. Naku. Namatay na yung doktor. Buhay pa siya after many years. Nagputol-putol na yung katawan. Hinate, binawasan. Na, lumit na, nakaganan na yung pastor. Buhay pa rin. Ang dami pang na-ordain ng mga pastor. Sino ang tao para magtakda ng kamatayan ng isang tao? Si Lord ang nagbigay niyan. Say amen? Pastor, napanaginipan kita. Namatay ka. Ay, salamat. Pero hindi po ako mamamatay. Masyadong maganda asawa ko para mamatay. Baka hindi na mag-asawa. Tingin siya sa akin. No? Naalala niyo yung usapan namin ni Pastora? Ito, sinasabi ko to sa kasal. Sabi ni Pastora, pag daw siya namatay, gusto niya mauna. Dadayo kong maunang mamatay. Ay, mauna ka mamatay, hindi ko makayanan. Mabigat. Pagpatay na ako, gusto ko next day, ikaw naman. Matay ka. Para hindi ka na makapag-asawa pa. Sabi ko, grabe ka naman. Na, ano naman, nasa langit ka na, nagsiselos ka pa. Ako. Verse 17, lakitawan ko ulit. So when Jesus came, he found that he had already been in the tomb for 4 days. Apat na araw na nasa tomb. Now Bethany was near Jerusalem about 2 miles away, and many of the Jews had joined the women around Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Kailangan ng comfort. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but what? Mary was sitting in the house. Grabe. Parang mahilig umupo si Mary, no? Nag-aantay na naman. Now, Martha said to Jesus, Lord, if you have been here, my brother will not have died. Sino nagsabi? Martha, parang naninisi. Okay lang yun. But even now, I know that whatever you ask of God, God will give you. Naging spiritual si Mary. Puro kasi iniisip niyo, masama kay Martha. Ay, si Martha pala. Naging spiritual siya bigla. Always, huwag mong palaging isipin na masama ugali ni Martha. Mabait si Martha. Amen? Then verse 23, Jesus said to her mother, your brother will rise again. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection of the last day. Tama na naman, pero she is again operating a bit of man and a bit of spiritual. Bakit? Normal lang yun. Okay? Another human response from Martha. Kuminsan, nadami mong gusto sa Diyos, pero sinasagot mo ang Diyos bilang tao. Okay lang yun, naiintindihan ka pa rin ng Diyos. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. So, from humanity, binabalik ni Lord sa divinity. I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? So God is speaking about divinity and humanity. Kumisan talaga nagtatanong yung tao. Tanong tao, sasagutin pa rin ng Diyos yan. Tama ba? Ubusin na natin ang verse, tapos balik na tayo sa aralin. Okay. Look, on that, sabi niya, kung titingnan mo siya, ang sabi niya, he who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Importanting line yun. Parehas na tama, pero meron pong meaning. Yung una, as human, you're gonna die. That's true. Amen? But as a human na born again, you're never gonna die. It's just a transition. The moment you were born again, the moment that you gave your life to Jesus, you already live in eternity. Panghabang buhay na yan. Verse 27, she said to him, yes, Lord, I believe that you are the Christ and the Son of God who is come into the world. O, nag-respond siya sa divinity. So, in reality, meron talagang humanity ka at meron ka ring divinity. Habang nandito ka sa mundo, you operate
being human, at the same time, you are responding with divinity because the Holy Spirit started to invade your humanity. Tao ka, pero spiritual ka na nangungusap. Tama ba? When we see a demon possessed, we are approaching as human to people, but the demon possessed, gumaganon sila. Sabi niya, Reb, ayaw kita nakikita na. Bakit? Naglalagablab ang mata mo. Ba? Ginawa ko superhero. Kilala tayo ng mga demonyo. Sabi mo sa katabi mo, sikat ka sa langit. Sikat ka rin, dapat sa impyerno ka mo. Dumarating ka pa lang, nagugulo na sila. Say amen. Okay, lalaktawin ko yon. Verse 32 na tayo. Then when Mary came to Jesus, when Mary came to Jesus was, and he saw him, she fell down at his feet, saying to him, Lord, if you had been here, my brother will not have died. See? Ang sinabi ni Martha at ni Mary, parehas na. Ano siya nag-uusap na yan? Tao kasi sila. Can I say this? Lord, ang busy mo kasi. Ang dami mong schedule. Kung andito ka sana, bago namatay kapatid ko, hindi yan namatay. Nagtitiwala kami sa'yo. Sayang Lord, wala ka dito, namatay tuloy. Do you think the Lord Jesus Christ did not answer because He will answer, you will ask God, hindi siya mangungusap bilang tao. And being a man, it's okay to speak to God as a man. Totoo ka lang. Kaya minsan kasi kinakalimutan mo ng tao ka. Sina nagsalita sa bilang tao, ganito talaga naman ako, problema, Lord, hindi ko na gawin ko. Lord, yung kasama ko, ano pagkagawin ko, ginawa ko na lahat. Hindi siya mabago-bago. Ang problema ka sa asawa mo, dinala mo Armenia. Pinasyal mo kung saan-saan. Pagbalik niya, ganun pa rin. Sabi ni Lord, nagpagastos ka pa. Sana sinama mo sa church. Sabi ni Lord, sinama mo asawa mo, isang altar call lang yan, tapos na. Kasi, nag-ooperate pala lagi yung pagbilang tao. Our human thinking always take over what God wants to do. And God understand that kasi tao ka pa. Amen. Bakit dati ito nangyayari sa akin? Okay lang yun. Pero after you operated in your humanity, please listen to God's divinity. Say amen. Okay? So, kung minsan, it's okay na isiwalat mo na sa Diyos kesa iniisip mo lang. Si Martha, she's just vocal. And because of her being vocal, she heard the word of Jesus. This is so precious. Martha, Martha, you are troubled with lunch. But Mary is doing the right thing, listening to me because I don't used to pass by here. Only now that I have mentoring, that everything that she heard, you ask her. Parang ganun. O sige, umiram ka lang ng notes kay Mary kasi nagluto ka lang ng lunch. Ang mahirap noon, nagluto ka, sabi ni Lord, busog ako, alis na ako. Say amen. So, don't think the Lord don't know what is in your heart. What are your issues in life? What are your challenges in life? But God, when God speaks, don't be too busy on something when God is giving you a rightful message at a specific time. Para hindi ka maligaw sa dapat mong kalalagyan na kung saan ka dinadala ni Lord. Hindi naman talaga nakakalito ang buhay. Basta marunong kang makinig sa Diyos. You can shorten the distance to your success if you know how to listen to the Word of God. Okay lang maging totoo ka?
Isiwalat mo lahat ng gusto mong sabihin sa Diyos. Okay lang yun, naiintindihan ka ni Lord bilang tao. Pero sa pag sumagot siya, mag-ready ka rin. Oh, thank you Lord. I'm sorry Lord. Inuna ko to, blah, blah, blah. Alam, tinili kong parang importante to kesa dito. Pag sinabi siya, may sinabi siya, natuto ka. Mahirap nagsalita ang Lord, mas marunong ka pa sa Diyos. Huwag mong haya magkaroon ka ng attitude na ganun. Maliligaw ka, kaibigan. Okay? Sometimes people feel disappointed. That's natural. Maraming tao ka pa eh. Tao pa tayo, pwede ka pa ma-disappoint. Pero dapat yung divine message ni God, palagi yung mag-take over para masanay ka na ganito pala yung sitwasyon ko, nag-iisip ako, nag-aaksyon ako bilang tao, meron palang karapatang sagot ang Diyos sa lahat ng aking katanungan. So, hindi ka na nag-i-operate sa temporary, pumupunta ka na doon sa eternal. Eternal yung sagot ni Lord. Ano yung sabi ni Lord? Listen to my word. These are eternal. Ano yung temporary? Yung pampasaya mo sa sarili mo. Yung me day. Me time. Ang me time, hindi siya all the time. Sometimes lang siya. Amen. So, you have to focus. Will you focus on your 100 years? Or to eternity? Sabihin mo sa katabi mo, aling ka dun? Okay? So every time that something happen in your life, your decision will either be temporary or eternal decision. Pag may nangyayari sa'yo, anumang response mo sa sitwasyon mo sa buhay, sa mga katanungan mo sa buhay, dalawa lang ang pwede mong pagpilian. Temporary response o eternal decision. Then, alam natin ang istorya. Jesus was weeping. In verse 33, therefore, Jesus was, when Jesus saw her weeping, and the Jews who came with her weeping, so nakiiyak si Lord. Who? Look what happened. He groaned in the spirit and troubled. Did you read that? In verse 33, he groaned in the spirit and was troubled. And he said, where are you lady? They said to him, Lord, come and see. Jesus wept. Then the Jews said, see how he loved him. Tingin mo? Favorite niya. But if you look on that line, he groaned in the spirit and was troubled. Can I give you a bit of theology today? Jesus is not weeping for Lazarus. Why? Yung patay, si Lord na lang may control niyan. Tama. But iiyakan ni Lord yung patay? Alam niyang bubuhay niya. Sabi niya, I let that to happen for the glorious day so that my name will be glorified. The Lord Jesus Christ knows that He is going to make Lazarus alive again. Do you know to whom Jesus was weeping? He is weeping for Mary and Martha. Why? Why? Because Jesus was angry with death. Galit si Lord sa kamatayan. Naiiyak siya kasi, ano mo yun? Pag ang mga tao namatay. Kasi pag namatay, hindi yan sa langit, namatay. Naiiyak si Lord. Sabi niya, I'm gonna conquer this death. Kailangan makonquer kong kamatayan. And he did it by dying on the cross. Natalo ni Lord ang kamatayan. Say amen. Say amen. Do you think Jesus will simply weep like that?
He knows he's going to make the dead alive again. Ikaw, halimbawa, joke lang. Alam niya, bubuhayin niya si ano. Umiyak yan. Namatay si... Hindi ganun si Lord. Alam niya, bubuhay. Kaya niya, buhay niyan. Walang magagawa ang tao. Wala rin magagawa si Lazarus. So sabi ni Lord, I'm in control. But to you too, Mary and Martha, you are still alive. You are still in control of your life. And I'm waving for all of you because you are afraid of death. See, you're weeping. You are crying because of death. Now, because I love you, I'm gonna conquer that death. And he did it. To summarize your Bible, he did it by dying on the cross. He conquered the grave so that those dead will become alive through the power of his death. Palakpakan mo sila. You know, in life, there are things that are completely human to you but turn out to be something divine. Even the time when Mary herself broke the alabaster jar, a spine of, what's this? A small jar. He anointed Jesus' feet. God himself said, everything, every preacher in the whole world, everything in the whole world must have a recognition for what Mary have done today by anointing my feet with oil. Meron talagang temporary at eternal. At merong humanity at meron ding divinity. Now, what is your note to self? One of the note to self, will you be busy or quiet with God? Note to self, be quiet with God. Okay lang maging busy, basta hindi madalas. Number two, temporary or eternal? Okay, you eat the right food, you do the right exercise, hanggang ilang taon yan. But you can do something for yourself thinking of eternity. Pangatlo, pantao ba o pang Diyos ang solusyon sa iyong mga suniranin? Kasagutan pang pantao o kasagutan na galing sa Diyos? Note to self, choose divinity. If you want eternity, choose divinity. Do not complicate life. The Lord understand when you are facing different fronts of struggles and trouble in life. Lumapit ka lang kay Lord. Sometimes, you are just mechanical for the ministry. Hindi ka na spiritual, mechanical ka na. Kinakalimutan mo ang tama. Nag-alaga ka ng aso para maging busy ka. Imbes na kausapin mo si Lord, nililibot-libot mo yung aso mo, pusa, kalabaw, ibon. Ako, may nakita nga akong mas nagalaga pa ng mas stressful. Ahas ang, biro mo, pet mo, ahas. You know, face the reality. Jesus can answer all your questions in life. Sabi niya, wala ang problema. Gusto mong kapuspusan. He is the baptizer of the Holy Spirit. Pag napuspos ka ng Holy Spirit, wala ka ng ibang kailangan pa. Because once you are full of the Holy Spirit, you have everything in life. Can I invite you, please, stand?
questions. When was the last time you are in your quiet mode with God? You have series of travel plans. Have you been satisfied? Shopping? Satisfied ka ba? Or you are guilty after doing that, you're still guilty. Walang na-satisfy, walang na-solve. After spending much money, time, energy, you are still there. Natandaan niyo yung dati kong illustration? Yung treadmill mentality? Takbo ka ng takbo. Diba? Tapos nag-register doon, 5 kilometers, 30 kilometers. Tapos sabi ba, grabe, naka 30 kilometers ako, pero pagtingin mo, nandun ka pa rin sa pader. Hindi ka umades, nandun ka pa rin. Yes, nag-exercise ka, but get the lesson. Spend time, energy. You think you are running, but you are still on the same point. If you want to make your life valuable, always be busy at the feet of Jesus. If you are tired, tell God, Lord, I'm tired. Don't complicate your life. This is the reason why you are a Christian. This is the reason why you have the Holy Spirit in you. You're always troubled with, sometimes there are people you can no longer handle. One of them is your loved one. Especially when you have trouble with your relationship, with your loved one. And di mo na alam kung paano gawin mo. Di ko na, Lord, di ko na alam kung paano gawin ko dito sa love-love ko ito. Love-loving ko nata ito eh. No? Di ko na alam, Lord, komplikado na. Pagod na ako, magbalot! Pasigaw-sigaw pa yan. Sabi ni Lord, ano mang gusto kong gawin sa? Wala ka naman pinapagawa sa akin. Wala ka naman nire-request sa akin para gawin ko para sa'yo. You just made yourself tired with no result. If you have the gift of the Holy Spirit, operate for what God has given you. Nakarinig ka lang kasi mga nag-speaking in tongues, sira ulo, naniwala ka naman. Kasi bakit? Nakinig ka sa kalaban, hindi sa Diyos. Operate your spiritual gifts. If God has given you the spirit of healing, pray for the sick. If God has given you the gift to evangelize, evangelize. If God has given you the spirit to cast out demons, then cast out demons. If God has given you the ability to run, you run. If you jump high, jump high. Everything that has given you has value in your life. Operate where God, what God has given to you as a gift. Kung mascom ka, maging madaldal ka pagsalita ng Diyos. Humarap ka sa live, magsalita ka ng magsalita doon, mangaral ka. But now, the question is this. Are you in your quiet moment? Or you just making yourself busy? Pagod ka na ba? Natural yun. Amen? Dahil pinagod mo ang sarili mo and you found yourself, you are still where you are standing. Treadmill mentality. Close your eyes. I thank you for your heart for giving an appreciation to your pastor. Salamat. But mas na ma-appreciate namin mga pastor if you are going to walk the talk. If you become a doer of the word. If you will walk with the light. Yan ang kinatutuwa namin. That is the kind of appreciation we are looking. Sa pinagpaguran namin sa iyo, sa in-invest namin sa iyo, sana makita namin na nag-ooperate ka sa mga gifts na nakuha mo mula sa Diyos. Please,
serve the Lord. Dapat datnang ka ng Lord na naglilingkod sa Kanya. Yan ang dapat na maabutan ni Lord sa iyo. Dami mong alam, mangaral ka. Share the gospel. Don't be afraid. Revelation 21:8, no coward in heaven. Mga duwag mangaral, walang pwesto sa langit. Operate where God has put you. Operate what God has given you. Don't be afraid. Don't be possessive for what this world can give. You are no longer earthly. You are already citizens of heaven. Tandaan mo yan. Close your eyes and sa puso mo, I want you to speak to God. Heart to heart. Kasi kikausapin mo siya. Oh, Jesus. Set our hearts on fire again, Lord. Lord, we don't like casual Christianity. Set our hearts ablaze, giving glory to you. May the remaining days of our lives in this world will have a significant impact in the lives of others. And for us as well, O God, to go deeper in word, to know you, to love you, and to serve you. And for those people, O God, who operate mechanically, I know, God, you are convicting their hearts that they should be on fire in serving you. Lord, you name them all. Kilala mo sila lahat. Kilala mo kami, Panginoon. Hindi kami magmamangmangan sa estado namin sa iyo. Kung kami ba ay tunay na nag-aapoy, o lagi kami nakapokus na lang sa mundong ito, sa worries on life, sa trouble na nagbibigay ng anxiety, then we make ourselves busy wherein the enemy is always winning because we are not at your feet. If you feel like you are that person, I would like to raise your hands and sing with us. And may the Lord fill your hearts with fire today. Can we sing that fire thing? Oh, Jesus. Huwag mong tignan ang neighbor mo. Huwag mong tignan ang time. Narito ka para paalabin ng Panginoon ang puso mo. Maglagablab yan at piliin mo that this moment is your quiet time with God. Don't make your mind busy. Don't make your heart busy. There is no such busyness in the presence of God. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Of the Holy Spirit fill your heart today. I know you desire more of me, Jesus. I hear you calling out to me. Draw me to your presence where you are. Spirit on me.
Oh Jesus, consume me with your fire. Come on, set ablaze. Listen to me. What's going on in the whole world nowadays indicates that we are really approaching the end. You cannot deny that. Even what's going on in Israel is an indication we are very close to the end. And you cannot afford not to be on fire on the day of His appearing in heaven. The enemy's plan is to make you mechanical, make you busy so that you cannot focus on Jesus' feet, His word, His presence, for you to hear the message of the Lord. You are busy on something. You know where you are standing now. But it's not too late. You must be set ablaze with the Holy Spirit because your fire indicates your destiny. Your fire indicates your destination. You remember the parable of the six virgins? Those who can remain on fire will able to enter it. If you are not on fire, and your heart is not ablaze, don't fake it. Be humble and tell the Lord you need Him and you want to make your heart set on fire. Come on, raise your hands. Come on, come on, come on, raise your hands. Come on, come on, come on. Come on. You have your own spiritual environment now. Okay? Quiet or busy? Temporary or eternal? Divine or humanity? Choose. 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 You have a nature, not the self. You are what you have chosen in life. And saturate me now. You're all I want. If you feel you are not contented standing there, you want to be set ablaze, come in the front. Come in the front. Come in the front. Run, 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 run,
you remain in your pit, that's your status. And God has a high expectation on you. Being quiet or busy. I'm giving you the last chance. Approach the altar and go away from your mechanical move for your Christianity. Come. The Lord wants to do great things in your life. He wants to use you. Pero hindi ka magamit-gamit ng Diyos kasi busy ka. Hindi ka magamit ng Diyos kasi masyado kang abala sa buhay mo. Hindi ka magamit ng Diyos kasi puno ka ng ikaw. Itong araw na ito, huwag mong kakalimutan ang araw na ito. Sa iyong pagakbang at lumapit sa Kanya, tandaan mo ang araw na ito, God will completely transform your life from today. In the name of Jesus, your success is where you are standing now. Come on, last call. Come on, come on, come on, pastors.
Raise your hands and say, Holy Spirit, I love you. Say, Holy Spirit, take over in my life. Holy Spirit, you're all I want. Set my heart ablaze to serve you with wisdom, knowledge, and understanding from the very mouth of Jesus. I declare my success in everything I do. Today, I shortcut my success. I am not busy, and I'm ready to listen at the feet of Jesus. Lord, I thank you for your wonderful works today in the hearts and lives of these people who came here. And the appreciation is only to your Holy Spirit for being here for all of us. Without you, we are nothing. Thank you for your divine visitation and meeting the needs of your people. Thank you for the healing. Thank you for the transformation. Thank you for the deliverance. Thank you for the fire in our hearts. We give you glory. We give you honor. In Jesus' name, and all the blessed people of God say, Amen. For the last time, singing out. Come, light of love, and saturate. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At sa mga nag-invite po sa kanila, once again, you are blessed. Maraming salamat sa inyong mga buhay at patuloy kayo nag-i-invite para marami rin mabibless katulad ninyo, katulad nating lahat. Sa mga VIPs po namin, maraming salamat sa inyong pagdinig sa salita ng Panginoon. And before we let you go, we will not allow this day to just pass by without praying for you. Sa Romans 10:9-10, hindi ko na po pakakatagalin na nasabi ng Panginoon, that if you declare with your mouth that Jesus is Lord and God raised Him from the dead, then you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified. For it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Sabi ko nga sa mga VIPs po namin lagi dito, mas madali pong tumanggap ng langit at kaligtasan kaysa mga bagay dito sa mundo na hinahanap po natin. Kagaya po ng trabaho, ano? Siguro ilan na po siguro mga applications ang nasend nyo sa mga companies. Up to this time, wala pa kayong mga response. But I believe after this day na kayo na parito po, ang mga good news na bibigyan sa inyo ng Panginoon after this one, maririnig nyo na. Because right this day, heaven will belong to you kapag ka kinonfess mo lang sa iyong bibig that Jesus is Lord and God raised Him from the dead. Do you believe that Jesus Christ raised from the dead after niyang mamatay? Dahil sa ating kasalanan. Ultimately, as you know that Jesus Christ died because of our sins. At hindi siya nanatiling dun sa kamatayan, siya'y nabuhay after 3 days. At kanyang ino-offer ngayon sa atin that if we're just going to confess, of course, believe in your heart. Hindi lamang yung sinabi ng iyong bibig, dapat yung puso mo naniniwala din that God raised Him from the dead. And the promise of salvation right this very day will belongs to you. Amen? So nagpunta ka lang dito, tapos sa iyo na ang langit. So among of you wants heaven. Amen. Kaya yung araw na ito, itinadhana ng Panginoon para kayo makaparito upang marinig ang mensaheng narinig niyo po kanina. Ultimately, yun lamang po ang una at beginning ng iyong pagparito. But as long as the Lord blesses you, we really wanted you to be a part of this house of God, this family.
Amen? Kaya in-encourage po namin kayo this coming Sunday, punta po kayong muli upang nang sa gayon ay makarinig naman po kayong muli ng pagpapala mula sa salita ng Diyos. Maraming salamat, and I would like you to encourage to follow with me as I pray. Ang tawag po dito is prayer of acceptance. Ang nilalaman po ng prayer of acceptance is unang-una pagsisisi. No? Because I believe all of us believe in ourselves that we are a sinner. Tayo kailangan natin ng kapatawaran mula sa Diyos. Kung kaya't ililid ko kayo dyan, higit sa lahat, we are going to ask from the Lord that our name will be written into the book of life. Yun yung pinaka-content ng ating prayer. Repentance, accepting the Lord as our Savior, Jesus Christ. At sundan nyo lamang po ako sa panalangin ito. Kaya iko-confess po natin sinabi doon sa Romans chapter 10, verse 9 hanggang 10. How many of you are willing to accept the Lord Jesus Christ this very day? Taas ng kamay para sigurado ako, mapalangin tayong lahat. Amen. Follow me as I pray. Father in heaven, thank you for this day that you have invited me to be in your house and to hear your word. I am blessed. And to this, I realize that I am a sinner and I need a Savior. And I believe that your Son, Jesus Christ, died on the cross because of my sins. I am willing to surrender my life, my soul, and my spirit to you. Please take me, O Lord. And I repent from all the sins that I have done, from the past to the present, and may it be in the future that I will not be able to stand in the righteousness and holiness of your word. Save me. Thank you, Father, that once again I confess that Jesus Christ is the Lord and you have raised him from the dead. And he is now my Savior and my Lord. And thank you that my name is already written in the book of life. I will live victoriously all the rest of my lives. Thank you, Father, for letting me know the message of today and the message of salvation. Once again, I confess that Jesus Christ is my Lord and Savior. Thank you that my name, once again, is already written in the book of life. Thank you, Father. This I pray in Jesus' name. Amen. I would like to pray for you. Thank you, Father, these beautiful souls, this beautiful heart, O Father, na narinig ang iyong salita, O God, upang makaparito at mabless sila ng iyong mga salita, O Lord. And I'm praying right now, O Lord, and declaring, O Lord, that all the rest of their lives, O Lord, they are blessed, favored, and successful. Kung sino man, O Lord, sa mga oras na ito, O God, ang pumarito, O Lord, na may daladalang kabigatan sa kanilang mga puso, I want you to come out this place light and blessed, because the power of the Lord is be upon you in Jesus' name. Kung sino man dito, O Lord, na may mga broken relationship, I want you to go home restored in Jesus' name. Kung sino man rito sa inyo naghahanap ng trabaho right now, I want you to go home with job offers in your hands from heaven in Jesus' name. Thank you, Lord. Right now, healing be upon you in Jesus' name. Thank you, Father. Power of the Holy Spirit be upon you in Jesus' name. Thank you, Lord, that this day, O God, you have blessed these beautiful souls. Thank you, Father. Once again, we will be seeing them, O Father, this coming Sundays with their friends and family, O Lord. Na-bless sila, O God, kung kaya po, Panginoon, marami rin mga tao, O Lord, ang mabibless sa pamamagitan ng buhay ng mga kapatid na ito. I apply the blood of Jesus Christ, O Lord, sa kanilang lahat. The members of their family, their jobs, and all aspects of their lives, O Father. Let there be overflow of protection and provisions, O Father. They will go home, O God, filled with joy and peace in Jesus Christ's name. This we pray. All the people of the Lord declared and say, Amen! Hallelujah! Maraming salamat po mga VIPs.